What's up guys? Welcome po sa aking vlog. Ayan, panibagong vlog na naman para ngayon. Ayan. Maraming salamat po sa lahat po ng nag-subscribe sa ating YouTube channel. Umabot na po tayo sa 2,000 plus. Ayan. Maraming salamat. Shoutout po sa inyo lahat. And of course, shoutout kay Sir Alvin sa napakagandang gaming chair. Nirigalo niyo po sa atin yan. Ayan. Power ka, Sir Alvin. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Ayan, this time guys, ngayong araw na ito, mag-unbox po tayo ng isang nabili kong bagong mixer galing sa Yamaha. So, dito ko lang siya nabili sa Jensen. So, i-unbox natin yan niya ngayon. Kung napanood nyo yung isang vlog ko, yung pagkabili ko nito, ayan, panoorin nyo na lang sa mga hindi pa nakapanood. I-unbox natin guys, samahan nyo ako mag-unbox tayo. Let's go! Guys, so itatry na natin itong MG16 XU. Itatry natin kung ano ba talaga yung quality niya. Bali, itatry ko muna siya ngayon na naka-line in lang. Naka-line in yung out nito, naka-line in sa cellphone ko. Iba-iba din kasi yung out ng mga ano. Iba-iba din kasi yung quality out ng mga quality mic ng mga cellphone. Iba din yung sa Samsung. Yung microphone quality niya, iba din yung sa Realme. Iba din yung sa Huawei, Vivo, saka Oppo at saka lalo na sa iPhone. Mas maganda talaga yung iPhone quality. Yung audio nila sa microphone. So, itatry natin siya. Isasalpa ko lang to. Yung ano pala, yung Samsung na gamit ko ngayon is yung Samsung yung luma, yung S7 Edge. So, napansin ko siya medyo konti kulang siya ng high, parang yung ganun lang. Parang kulang high konti yung Samsung. So, tatry natin guys. Check. Hey. Ayan na siya. May signal na. May signal agad. Alright. So, naka 0 dB po tayo ngayon. Ayan na. Naka 0 dB itong channel 1. Tatry ko lang. So, lahat po ng settings yan. Naka 12 o'clock lang. Ayan. Naka 12 o'clock lahat yan. So, ito po yung effects niya. Itatry natin yung effects, of course. Muna, sa-check natin yung effects. I-on nyo lang tong effects fader. Ito yung pinaka-master effects fader niya. Check. Hey. Hey. Ayan. Yan yung reverb hole 1 na naka-minimum yung parameter. Itong parameter, ito yung mag-a-adjust ng kung gaano kalaki yung hole na gusto mo. Yung pang pinaka-zero, yun yung pinaka-maliit. Pag halimbawa gusto mo siyang palakihan yung size niya, todo mo lang ng check. Ito naka 12 o'clock. Check. 3 o'clock, naka full. Ito yung pinaka-maximum hall niya. Hey! Tagal mawala, di ba? Check. Super wet signal. Hey! Check. Yung gusto ko, nandito lang siya. Oh. Check. Di ko malimutan ang iyong mga larawan. Ang iyong mga pangakong ako lang. So ito yung ano niya, yung minimum lang na ano na so ito yung maximum size ng hole 1. So ito yung fader mo kung gusto mong nasa mga negative 15 pa siya dB. So pwede mo pa siyang itodo. So lalabas talaga yung effects mo. Ayan, so ito po yung reverb hole 1 niya. Ito pong transfer natin sa reverb hole 2. Transfer natin sa reverb hole 2. Reverb hole 2. Hey, reverb hole 2 minimum parameter, maximum parameter. Hey, 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 negative 20 yung effects fader pero may tapon na talaga siya. Check, hey, sobrang layo pa ng ano, ng lalakbay ng fader oh. Sobrang laki pa ng pwede niyang ibigay. Check, hey, hey, yan. So ito yung volume ng ano, pinaka volume ng effects sa auxiliary 1. Check. Bakit hindi? Ah, hindi pala tayo naka-auxiliary, naka-main out pala tayo. Sorry. Ito yung hindi natin siya ma-check sa
auxiliary kasi naka-main out tayo ngayon. Mamaya na lang sa auxiliary. Okay? Check, hey, hey. Test, hey. So, balik tayo sa dry signal. Yan. Yan yung dry signal niya. Tapos, guys, itong nab na ito, naka 12 o'clock lahat. Ito, try natin siyang lagyan ng compressor. Check, hey. Test, 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 test. Check, hey, sound. Balik muna natin sa reverb hall 1. Yan. Itong compressor, guys, parang yung mga trabaho niya, parang para sa akin yung mga mahihinang signal. Ah, sa static ng ano ko yan, ah. Yan. Static ng microphone wire ko yan. Yung compressor nito, parang yung mga mahihinang signal, binuboost niya na magiging normal yung hindi masyadong mahina. Tapos yung mga loud na signal, kinocompress niya yung konti na para pa. Para normal lang siya. Parang naka-normalize siya. Check. Yan. Pansin nyo yung mga check. Yung mga radio announcer or mga DJ sa radio. Check. Hey. Parang ganito yung mga mic nila eh. And now, ladies and gentlemen. 99.1 99.1 Wild FM. Ayan. Shoutout sa aking ninong dyan. Sa idol ko na ninong na DJ Don Juan of Wild FM. Yan. Ganito, ganito pala yung feeling ng mga naka-compressor. Check, hey, ladies and gentlemen. Naka-ano lang to guys, ha? naka 12 o'clock yan lahat. Wala pa akong ginalaw. Hindi ko lang mapababa yung ano ko, yung camera kasi naka-ano siya, naka-tripod. Yan, ito, try natin yan. Ito, magagamit din to siya sa mga ano, sa mga singer na mahilig ilayo yung mic sa ano, sa bibig. Pwede mo siyang habulin sa compressor para pag nasa malayo, parang ang hina ng signal, di ba? Kasi malayo yung microphone. Pero pag halimbawa nakatodo yung halimbawa naka 12 o'clock yung compressor mo, kahit nasa malayo yung ano, nasa malayo yung microphone, parang ano, parang malapit pa din kasi malakas yung signal. Kumpara mo sa walang compressor, parang halatang wala, parang halata siya na malayo yung microphone. Kumpara mo sa may compressor, check, hey, parang malakas talaga siya. Parang binuboost niya yung mga maliliit na signal, mahihinang signal. Mahihinang nila lang. Check, check. Todo pa natin sa 3 o'clock. Hey, ayan. Test, hey, sound check. Hey, sound check. At naka-full. Pangit din kasi pag naka-full, ayoko din mag-full ng compressor kasi. Yan nga. Oh. Check, hey. Para kang announcer sa ring. Weighing 135 pounds. 135 pounds. Ayan. So, sa akin lang yan. Pagkakaalam ko, ganyan yung gamit ko sa compressor. Pag halimbawa, ginamit ko siya sa vocals. Check. Hey. Test. Hey. Diba halatang malayo yung mic? Pag halimbawa, nilagyan mo ng compressor, parang, yan, parang okay siya. Hindi siya medyo mahina pakinggan. Check. Ayan na. So, try natin compressor with effects. Check. Check. Hey. Hey, ito yung compressor with effects. Pwede mo siyang gamitin yung microphone kahit nasa malayo. Kanta ka. Someday when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel the glow. Just thinking of you, just the way you look tonight. Kumpara natin sa walang compressor. Someday when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel the glow just thinking of you and the way you look tonight. Oh, diba? May difference talaga siya. Isa din sa advantage pag walang compressor kasi medyo mas gamay mo yung dynamics ng microphone mo. Galing sa ganong effects kumpara sa may microphone, may compressor. Parang pati yung ganyan ng mga dila mo, klaro. Ito siguro yung ginagamit ng mga ano, no? Ito siguro yung gamit ng mga ano, ng mga mukbang. Try nga natin, naka-full yung compressor. Ayan na naman, no? Naka-full yung compressor, tapos tuduhan natin ng volume. Tapos kakain tayo ng ito pala yun. Yun pala yun yung gamit siguro nila.
Yung sobrang sensitive ng mga mic nila. Ayan, guys. So, tetry natin tweak konti yung ano. Ay, ito pa pala. Itong high pass filter. Check, hey, check, hey. 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 Ah, okay. Check. So, parang tinatanggal niya yung ano. Tinatanggal niya yung 80 hertz below. Sa high pass filter, may 80 hertz dun. Tinatanggal niya yung pinang nilolocat niya. Para magmukhang ano, parang swabe yung mic mo para hindi siya mag-agaw ng frequencies sa mga low frequency katulad ng mga bass guitar or mga keyboard baka mga keyboard or bass guitar na medyo low yung frequency para hindi sila mag-away. Para lalabas talaga yung vocals mo. Pwede mo siyang i-low para hindi ka na mag-cut ng low dito sa knob. Dito ka na lang sa low cut. Check. Hey. Ayan. Pwede na siya. Diba? Tapos, itong pad, 26 dB plus 26 dB or negative 26 dB. Check. Ah, negative. Negative yan. Yung pad din, yung ito pala, yung Yamaha MG16 natin. Yamaha MG16 XU, naka-combo jack siya dito. Yung XLR niya sa gitna, pwede mong salpakan ng PL. So, ito yung switch niya, yung pad. Halimbawa, di ba pansin nyo sa ibang mixer? Ito, katulad nito. Di ba XLR to? Pag, halimbawa, XLR, pang mic lang talaga yan, yung XLR. Yung dito, yung mga line or insert, yung sa ibang instrument, ay ibang mixer. Pero ito, wala na siya dito, wala ng mga mic. Wala nang PL jack dito sa baba ng XLR kasi nasa gitna na. So, pag halimbawa gusto mong gamitin yung PL lang, saksaka dito ng PL, example lang, ganyan. Pagsalpak mo yan, tapos naka-clean ka, halimbawa gitarista ka, pag gitara mo yan, pag hindi ito nakapad, parang sobrang lakas ng signal. Kasi, ang gamit mo na linya is yung microphone preamp siya. Naka-microphone, naka-boost kasi yung signal ng microphone dito kasi na microphone preamp niya yan. Pag halimbawa gusto mo siyang i-convert as line in, line signal, pindutin mo tong pad, line na yan siya. Yan yung pagkakaintindi ko nito. Ayan. So halimbawa, hindi mo siya i-disengage tong pad, naka preamp boosted pa rin siya yung channel mo tapos nagsaksak ka ng gitara mo kahit yung clean pag halimbawa or halimbawa yung distortion pag kuskus mo siya tapos lagyan mo siya ng magandang signal, hindi yung sobrang hina, hindi yung sobrang malakas, pero pag halimbawa nagdistort ka para kahit clean parang distorted talaga siya, overdrive siya unless i-engage mo tong pad. Ayan, parang magte-turn siya sa ano, line in signal, so malinis siya. Hindi siya boosted. Yung natural niya lang talaga na signal yung maririnig mo. So, ito na. Ito na yung siguro, hindi ko alam ah. Comment down below guys sa mga kung may mali akong mga nasabi para maayos natin. Check, 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 check. Hey, sobrang ganda ng effects guys. Oh. Check. Hey. Test. One. Hey. Anybody? Hello? Hello. Yan. Check and siya. So, titry natin siya tweak ng konti. Yung high niya, high. Check, check, minus high. 12 o'clock, high. Check, check, hey. Sound check, 1, 2. Sound check, hey, hey, high. Plus 15 dB high. Yan. Low. Yan. Yan yung nakakat yung low. Ito din yung nakakat yung low. Yeah, 'di ba parang medyo similar sila. Mid. Itong sa baba ng ano, sa baba ng high guys, hindi ka dito nagka-cut ng mga mid frequency. Bali select lang 'to siya, selector ng frequency galing sa 250 Hz hanggang 5000 kHz. Ayan. Frequency select 'to siya guys. Halimbawa, gusto niyo yung 5,000 kHz, bawasan nyo konti, itutok nyo siya sa 5,000 kHz. Diba, wala siyang kahit anong atong tweak na gawin ko, wala siyang kaibahan. Ayan. So, itutok ko siya sa 5,000, tapos dito ako magka-cut sa check, hey, yan, sa baba.
Kasi dalawa yung knob ng mid dito. Yung sa taas, yung frequency select. Tapos sa baba, yun yung gain, cut or dagdag. Check, hey. Ito yung 5,000. Dagdag, cut. Yan. Balik natin siya sa 12 o'clock. So, ito siya guys. Meron siyang tatlong auxiliary. Isang effects knob at saka isang pan. Balance niya left and right. So, yan lang. Ganyan lang ka-basic yung Yamaha MG16XU. Pero, quality siya para sa akin. Check. Hey. Check. Hey. Sound. Pwede. 1, reverb 2, hey, room 1, room 2, stage 1, stage 2, plate, drum, ambience, early ref, ano ba to, early ref, gate reverb, Single delay. What? Check. Medyo. Yung quality ng delay ay yung feedback ng delay. Hindi siya ganun ka clear. Parang analog delay siguro to yung luma. Hey. Hindi siya digital delay. Analog delay siya. Check vocal echo. Karaoke. Phaser. Hey, wait. Phaser. Flanger. Chorus. Ito chorus. Basta guys, maganda yung mga effects niya. Balik tayo sa 1. Ayan, ito yung 1. So guys, yan yung quick review natin ng MG16XU na original. Galing po sa authorized dealer po to. Nabili ko sa authorized dealer, so hindi siya class A. Meron siyang serial number at saka meron siyang... Basta, legit siya. Okay siya. Wala siyang ham. Yeah, malinis. Kung meron man kayong narinig na ham, sa cellphone ko siguro yan or sa dito sa mga wire na ginamit ko. Pero dito sa earphones ko, pagka halimbawa, itong hissing na to sa microphone wire ko yan. Para sa akin, pag halimbawa, tinurn off ko to lahat, wala talaga akong naririnig. Kahit nakatodo yung phone ko. Malinis. Check. Hey, sound. Okay siya para sa akin. Sa mga hindi ko pa nabanggit na feature nito, just comment down below guys. Maraming salamat sa inyo. So yun guys, maraming salamat sa panonood. Masarap na matulog. Gusto ko na matulog. Ayan, maraming salamat sa lahat po na nag-subscribe sa ating channel. Thank you. Tapos na tayong mag-review and unbox po sa ating bagong mixer. It's Yamaha MG16XU. So, see you again to my next vlog guys. Bye-bye.